Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. And for today's video ay magpapalit po ako ng differential gear oil para dito sa Navara. Nung tinitignan ko po sa owner's manual kung anong klaseng langis yung kailangan ko, nakita ko rito na ang kailangan ko ay GL575W90. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa online at nag-search ako. Ito yung nakita ko. AISIN yung brand niya and yung specs niya is the same. GL575W90. So, syempre, lagi naman nire-recommend ng Nissan na dapat gagamit tayo ng mga original oils. Pero para sa akin, okay lang din yung mga aftermarket na mga langis as long as ma-meet natin yung mga requirements niya. Which is same naman dun sa nakalagay dito sa manual. Tapos, 3 liters din yung kinuha ko. Kasi nung tinitignan ko itong manual, wala naman ditong exact amount na naka-indicate para dun sa rear differential. Usually kasi, pagka nagpapalit tayo neto, yung proper level kung saan ma-i-determine mo na full siya doon sa filler plug, pag tinanggal nyo yun at naglalagay kayo ng langis, dapat yung nilalagay nyong langis eksakto doon sa level ng filler plug. So ibig sabihin, pagka may tumulo ng konti doon, yun na yung kanyang full level. Bumili rin po ako ng fluid pump. So gagamitin ko ito para hindi ako mahirapang maglagay nitong mga langis. Kasi kung gagamitin ko lang yung ordinary funnel ko na pang change oil, nakakangawit yung gaganunin mo pa eh. Kasi itong binili kong fluid pump na ito, ipapump mo na para matransfer mo yung oil. So again, yung pong link nito pati itong langis ay ilalagay ko sa description box. Ganun din, nung chinek ko yan kahapon, tinignan ko kung ano yung mga kailangan kong gamit para maluwagan yung filler plug at saka yung drain plug. Ang kailangan pala natin dun sa drain plug ay itong ganitong klaseng Allen wrench. Yung pinakamalaki, I think yung size na ito ay 3/8. Tapos dun sa filler plug naman, kung saan tayo maglalagay ng oil, ang kailangan natin parang square wrench. 10 mm na square wrench. So naghanap din ako sa online para sa ganung klaseng tools, wala akong nakita. So ang ginawa ko na lang, naggawa ko ng sarili kong tool. So bali ito ay parang extension para sa socket. Medyo ang sukat nito. Ang ginawa ko, gin-grind ko na lang yung dulo. Sinukat ko siya para maging 10 by 10 mm. So ganun din, nung tinitignan ko dito sa manual yung frequency ba na dapat tayo magpapalit ng gear oil, wala rin ako nakita information dito. Marami na rin ako napanood sa YouTube na nagpalit sila ng differential oils at yung mga info nila doon, dapat daw magpapalit ng 40,000 kilometers. Iba nagsasabi na 80,000 kilometers. Meron naman na nagbe-base sila sa taon. Dapat daw every 2 years magpapalit. Para sa akin, tama naman yung mga sinasabi nila eh. Mas maganda na mapalitan natin ng maaga. Dahil pagka laging fresh yung oil, mas healthy yon para dun sa differential. At saka hindi naman ganun kamahalan yung mga langis. Kung magpapalit tayo siguro neto ng every 40,000 kilometers or every 2 years, hindi na rin masakit sa bulsa. At saka makakasigurado pa tayo na laging maayos yung performance ng ating differential. Ngayon, napakita ko na po sa inyo yung mga dapat nating gamitin. Samahan nyo naman ako, palitan na natin ng gear oil itong differential ng Navara. So nalagyan ko na ng mga jack stand para mas magkaroon ako ng clearance at hindi ako mahirapang kumilos dito sa ilalim. So ito yung drain plug niya. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, ang tools para matanggal ito ay itong Allen wrench na pinakamalaki. So parang 3/8 ata ang size nito. Ayan. Tapos dito naman sa filler plug o sa filler cap ay square siya. So para patanggal to, gumawa na lang ako ng sarili kong tools. Ayan, ganyan lang. Gagamitan ko na lang ng tubo para meron akong pwersa pagka binuksan. Simulan ko muna dito sa drain plug. Luwagan ko muna to. Okay, mabilis ko lang siyang naluwagan. Dito naman ako sa filler plug.
Okay, naluwagan ko na. Tanggalin ko muna to. Check ko yung level. Tignan ko kung nasa tama pa rin siya. Kasi yung pagkakaalam ko, para i-check yung level ng oil nito, dapat nahandito lang siya sa ilalim nitong filler plug. Naka-level lang dito sa butas. Ayan o. Medyo parang nahandito yung langis niya. Nahandito sa lugar na ito. So ngayon, i-drain ko na muna yung gear oil nito. So ito yung filler cap o filler plug. Tapos ito naman yung drain plug. Kung mapapansin nyo, marami siyang durug na metal kasi magnet itong portion na ito. So ito yung mga metal parts na chip doon sa mga granahe. Yun din ang isang importance o ang kahalagahan ng pagpapalit ng gear oil. Kasi yung mga umiikot na mga metal particles, yung mga na-chip doon sa mga gear, ay paikot-ikot lang sa langis. Hindi naman lahat nakaka-capture nitong magnet. So kung makakapagpalit tayo lagi ng oil o regular yung pagpapalit natin ng gear oil, mas magiging malinis yung langis na umiikot. Yan ang mga ano yan, nadurog na metal yan, dumidikit dito sa magnet. So ito, malinis na. Ngayon na tapos na ako mag-drain ng oil, iniwan ko to mahigit ng 10 minutes. So ngayon, pwede ko na ibalik itong drain plug. Pagka hihigpitan yung drain plug, huwag masyadong mahigpit. Tansyahin nyo lang. Ayan. Hindi kailangan sobrang higpit yan. Yung tamang pihit lang. Tapos ito yung oil na nakuha ko. So again, ito yung langis na nakuha ko dun sa loob ng differential. Kukuha rin ako ng used oil na to, ilalagay ko sa plastic cup at kukuha rin muna ako ng bagong oil. Tapos compare natin kung gaano na ba karumi yung langis na itong differential ko for almost 5 years na nandun sa sasakyan. Nilipat ko sa galon yung gear oil, almost 3 liters din siya. Sa tingin ko kakasya naman itong binili kong 3 litrong gear oil. Ngayon, ililipat ko siya rito sa plastic cup para makita lang natin muna yung difference nung used oil laban dun sa kulay nung bago. So talagang iba na yung kulay niya. Bright color pa itong bago, syempre. Itong use, ano na, maitim na siya at amoy sunog na rin yung langis niya. Sasalinan ko na ng bagong gear oil gamit itong fluid pump. So yung nozzle nito, papasok ko lang dito sa loob. Tapos ipapump ko lang nito.
nailagay ko na lahat nung 3 liters. So, dapat sana nag-overflow yan para makuha ko yung tamang level. So, almost full na siya. Kasi pag pinasok ko yung daliri ko, nagkakaroon na ng oil. Ayan o. Almost puno na siya. So, sa tingin ko, yung oil niya, mababa lang dito sa labi ng konti. 3 liters lang yung kailangan nitong differential para sa Navara. So, okay na yon. Sasara ko na ito. So, yung paghihigpit na itong filler cup, hindi din ganun kahigpit yan. Tamang higpit lang. Ayan. Okay na yun. Tapos ko nang palitan ng gear oil, yung differential nitong Nissan Navara. At yung nilagay ko rin 3 liters na gear oil, eksakto na yon, nasa level na. Kasi nung ipasok ko yung daliri ko, halos mag-overflow na rin siya doon sa butas o doon sa lalagyanan ng filler cap. So again, sana may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time. God bless.